Hello, Pam! Hi, wow! Ito tayo sa office mo! Welcome. My gosh! Alam nyo, nung nakilala ko si Pam sa bazaar, talagang gusto ko ma-feature ang negosyo niya kasi kakaiba ito. Okay, gumagawa ka ng bags, pero hindi lang basta-basta kung ano-anong materyales. Ano ang ginagamit mo? Ang gamit po natin ay plastic waste o basura. Yun po ang basura? Saan galing ang plastic waste? So, iba't iba po ang plastic waste na ginagamit namin. Shampoo bottle, food packaging, yung mga plastic spoon and fork po natin. Iba't iba po talagang plastic waste ang gamit namin. Kunyari po, ito po ang ating mga basura. Ang ginagamit po namin dito is itong cap. Okay, pero nangukolekta ka ng basura, binibili mo? So, two ways po kami nakakakuha ng plastic waste. Yung iba po, binibili namin sa LGU, yung mga local government units na kunyari Antipolo, Pasig, ganun. Yung iba po, dinodonate talaga sa amin ng brands, ng mga private citizens po. Okay, so sa paggawa ng bag, ang ginagamit nyo, ito lang. Opo. Lahat ng mga cap, yan, kukunin nyo, hihiwalay-hiwalay nyo. Opo, correct, ganyan. Oo. So ilang mga bottle caps ang kinukolekta mo sa isang linggo? Isa pong sako kailangan. At least, isang sako ng mga ganitong classic waste. Ito naman, ano ito? Ito wow, na po ang yung... bigat. Ito na po ang na-shred na po siya. Kumbaga, ito pong mga ganitong klaseng plastic, dumaan na po siya sa ating plastic shredder at na-shred na po siya. Wow! So, ito yun. Okay, alam mo, Pam, paano mo na-discover ang negosyong to? Ba't ito ang pinili mong gawin? Kasi po, ang una ko po talagang negosyo is nagre-recycle po talaga ako ng old clothes and fabric scraps. So, nag-start po talaga ako sa basura na ginagawang bag and shoes. Ngayon, na-discover ko po ang plastic recycling. What if itong basura na to, gawin nating beads? Tapos, gawin nating bag. Okay, at ito pa. Alright, ano naman ito? Yan din po. So, makikita nyo nga, iba't ibang klase talaga siya ng plastic waste. Saan to galing? Ang sabi nga po sa amin, iba dito ay Tupperwares, plastic chairs, lalo na yung mga red. Ang sabi po sa amin, plastic chairs daw po yan. Yung wow! So, nag-fashion technology course ka. Opo. Pero hindi naman lahat ng nagfa-fashion course na-attract sa basura. Bakit yun? Kasi po, yung naging thesis ko talaga nung college is about sustainable fashion. Ano bang pwede natin gawin in fashion na hindi nakakasira sa ating planet? Kaya po, ang stinart ko na material is basura. So, ilang taon ka nung nagsimula kang magnegosyo? Nag-start po ako nung 17 years old po ako. Fourth year high school. Wow! At anong negosyo yon? Ano po, t-shirt printing po, silk screen. Oo. And ang nag-inspire po kasi sa akin is, magde-debut na po kasi ako noon. Tapos ayoko po kasi talagang mag-abala sa parents ko. So, sabi ko, magtatayo ako ng fashion business para suportahan yung debut ko. Uh-oh. So, dun po yung nag-start talaga. Okay. Pero itong Pam na to, itong sustainable fashion, kailan mo to sinimulan? Ilang taon ka? Bale, 2015 po yan. 25 years old na po ako. Nung sinimulan mo ang Pam, magkano puhunan mo? Bale, nag-start po ako ng walang puhunan. Walang puhunan? Wala po, opo. Kasi ang ginawa ko po, dahil wala po kaming pera, nag-join po ako ng business competitions. Oo. Tapos? So, ayun po. Ang nangyari po is sumali po ako sa isang business competition ng fourth year college. Yeah. Tapos dun po nag-umpisa yung journey ko. Kasi ang nangyari, pinitch ko po yung concept of turning basura into fashionable items. 60 po kami all over Asia na na-invite sa business competition na yun sa Vietnam. And ako po yung nanalo. In fairness, nanalo ka. Magkano premyo doon? Ano po, ano lang po, $1,000. So, 50,000 pesos. At yun ang ginamit mo to start Pam. Oo, yes. Oo. Gano'n ba kahirap ang pamilya mo noon, Pam? Kasi po, nung 11 years old, okay naman po kami hanggang 11 years old ako. Tapos nag-change po talaga kami ng lifestyle kasi po bumagsak yung negosyo ng tatay ko po. Mm-hmm. Tapos ako po yung panganay na anak. So, medyo may pag-breadwinner yung naging role ko. Kaya nung 17 ako, dun po talaga nag-umpisa yung nung debut po. Ayoko po talaga ma-hassle yung parents ko. So, stinart ko po siya. Tapos, eventually, yung fashion business ko na yun, it paved me through college. Ay, ang galing! Kasi po, like, kunyari sa clothing technology, no, yung dad ko po,
ano siya sa tuition. Pero all else, yung materials, kasi fashion school yun, di ba? Yung mga tela, mga sewing machine, ganyan. Lahat po ako na po yun. So, alam nyo ha, mahalaga ang sipag, abilidad, at dapat talaga don't give up. Yes. Di ba? Dapat maabilidad ka eh. Correct. At para din po sa akin, kailangan talaga masipag ka maghanap ng opportunities. Yun, lalo na yung talagang magbibigay sa'yo ng kapital, ng mga scholarship. Yun po yung ata masasabi ko talagang masipag ako maghanap. Anong tawag dito? Plastic injection. Ito na po yung nagre-recycle. Okay. Okay. So, ang mangyayari po ay lalagyan po ni Roy ng ating shredded plastic. Ayan. So, nilalagay po natin sa loob ng machine. Okay. Tapos ito na po ang ating mold. So, lalabas yan? Bilog na? Yes po. Ang kasi galing. Ito na po yung okay, mold. Patingin. Wow! So, isipin po ninyo ha, ang plastic hindi biodegradable. Kaya napakahalaga para sa ating klima, sa ating mundo, na ang plastic hindi lang tinatapon kung saan-saan. At nakakamatay pa ito ng hayop pa kapag nahulog sa karagatan. Kaya mahalaga na hindi lang basta itapon ang plastic kung saan-saan. So, can we see it? Okay. Bukas. Ayan na po. Wow! Guys, look at this. Ito, ginagamit mo to saan? Sa along parte ng bag? Bale, ito na po yung buong... Kunyari, ito na po siya. So, pinuputol po siya. Ito po. Isa-isa siyang tinatanggal ng katulad ng ganyan. Yan. Ito po. Oo, tapos gagawa ka ngayon ng bag. Correct. Yan po. Paano mo to naisip? Yan ang tanong ko, di ba? Open source po to. Kumbaga sa Google ko lang po talaga siya nakita sa TikTok na pwede ka mag-recycle ng plastic waste. Oo. Pero yung pag-innovate po na making it into bid, yun na po yung parang touch ko na parang, oo. Maybe we can do something design. Different. Oo. So sa mga nanonood na bata, dapat that's how you should use Google and TikTok. Hindi sa kung ano-ano, guys. Tignan nyo, nagsimula ng negosyo dahil sa TikTok at Google. Sa mga nasa food business, ugaliin kumuha ng feedback mula sa customers para mas mapasarap pa ang inyong produkto at serbisyo.